Yes, 1, 2. Ayan, so hello mga ka... Hello mga ka-Realtalk! Ito na naman po ulit si Kuya Bet. Siyempre, meron na naman po tayong new Realtalk reaction. So bago naman tayo magsimula, laging shoutout muna tayo guys. Siyempre, shoutout kay Albert Carino, kay atin na Nakawaguchi from Japan, Gandang Hershey from Japan, Coaching Michael Dodi, Ate I Am Jasmine, and kay Tol Family Chongson. Si Cody nga ba? Si Dodi? Cody, no? Si Dodi kasi, ayan, si Coaching Michael Dodi, may request sa aking reaction ko daw yung Disney, ano, nung Makambungo ata. Eh, syempre, hindi ko pa napapanood to. Yung ating reaction ngayon. Kaya bago natin reaction yon, atin muna itong reaction. So, alright. Bago natin tanggalin muna natin to. So, yung pong mga sumusuporta dyan, maraming salamat pa rin sa inyo. At yung mga anong tawag nito? Laging nandyan. Maraming salamat sa inyo dahil alam naman natin yan kung sino yung mga yan. At syempre, meron lang akong ano-ano mga ka-real talk. Meron lang akong request, no? Kung pwede, baka pwede natin itong tulungan, ano? Ito, yan. Yung nilagay kong yan. 18 subscriber na lang mga ka-realtalk ang kailangan niya para maging 1,000 subscriber siya. So, delicious! What a delicious! Yan. From Milan, Italy, guys, kung mahilig kayo sa pagkain, yan, marami may tuturo sa inyong pagkain. Katulad na lang nitong sauce, alamang Tomas. Alam ko sa mga namumulutan dyan. Diba? Sa mga namumulutan dyan, yun lang. Mga ka-real talk, try naman natin. Ano lang, bayanihan lang. 982 na, so 1,000 ang kailangan. 18 na lang. Baka pwede naman kahit subscribe mo nyo lang. So, diretso na tayo dito guys. Maraming salamat sa inyo kung sino mga magsasubscribe sa kanya. Maraming salamat. So, ayan. Pakpa natin. So, ayan na nga. So, ito na nga mga ka-real talk. Ito ay mainit na pinag-uusapan ngayon, mainit na tinatangkilik ngayon ang Ace Pipes 100 bars. Ayan. Medyo mainit itong anong to ngayon, itong video na to. Ating alamin kung anong nilalaman at syempre, another real talk reaction tayo. So, i-reality check natin kung talagang kung anong nilalaman. So, kung si Ace Pipes, alam naman natin malakas ding mang dis at magaling sa multi to. At alam naman ng lahat ng idol nito si Looney, di ba? Alam ko madaming laman tong 100. Alam natin na madaming laman ng 100 bars kasi narinig ko na yung 24 bars challenge, marami mahaba-haba na rin yun, pero ito 100. So yun, ating alamin to. Tara na mga real talk, check natin. Paalala lang sa mga ano no, ito ay real talk opinion ko, real talk reaction opinion ko to. Bilang isang tagapakinig. So tara na, let's go. Let's go. So okay yung beat. Maganda. Alright. Pwedeng sabayan. Kamusta Jotikol? Mama ang hilig-hilig mamintas. Makitid ang pag-iisip ang pinipilit taliwas. Ang hinihirit sa Pinas piliing disking ang tigas sa akin palang pulbos na parang ginigiling na bigas. Kayo lang na ang asa sa bitaw niyong balibagang sasarap. Iba dibang sarap parang si Charlie Wax. Solo kong tumirap at ang dami niyong pinaribat. Di raw sikat pero durog di ko pa nga pinabigat. Eh yung kumag na kal- ito po. Nagahamon ng away. Boses ike kung mag-rap parang nagtatapo ng laway. Panira sa eksena tong mga kampo ng anay. Kinukulang ang anak kaya nag-aampo ng tatay. Mabigat yung ang 13 bars. Medyo malupit-lupit ang ano ang labanan dito. So narinig nyo naman ang unang-una kagad talagang si Joti Charlie Mac Madkila ang tinira dito sa hanggang 13 bars.
medyo wala lang naman ako masabi. So, kilala naman natin ang Salbakuta, no? Kasi pwede nating ibalik at ating anuhin natin yung isa-isay natin, pero haba to, 'di ba? Pag ibinalik naman natin, tingnan natin kung mayaan natin yung ano, yung mga laman. Halos parang mga issue nakikita ko sa mga sinulat niya. Lalo na nitong ano, kayo nag-aampon. Kaya nag-aampon ang tatay. So, sino ba ang pwede nating masabing tatay sarap, di ba? Alam naman natin siguro yan. Hindi na natin kailangang sabihin kung sino. Ayun nga. Issue ang lyrics. Yan. Pero anyway, alam naman natin magaling tong si Ace Pipe, no, sa multi. Kaya wag na tayo magtaka kung baga ganyan. So tuloy na natin. Basta yung tinira dito sa third hanggang 13 bars, tatlong yung Salbakuta. Ng laway, paghira sa eksena tong mga kampo ng anay, kinukulang ang anak kaya nag-aampo ng tatay. Yung balas mo basta ako'y tinalo raw ko, no, ay yung views ng sagutan namin siya nilamon ng buo. Ako pasawsaw, ako nga hinamon ng gulo, nagkagulo mga aso sa akin tinapo na buto. Yun, patay tayo doon. Huh! Lakas! Anyway, itong si ano, si Balasubas naman, ano? Ito na reaction ko na rin to, eh. Magaling to, guys. Magaling to. Real talk, ang opinion ko, nung marinig ko si Balasubas, malakas. Malakas to. Kung para, hindi ko masabi, ha. Basta ang akin dito, kung opinion ko at real talk ko, no? Kung ganitong flow ang gagamitin ni AC Pipes, no? Pwedeng lamunin siya ni Balasuba sa real talk. Matatabunan yung multi niya. Wala namang ano, talagang magaling din naman talaga magsulat si ano, si Ace Pipes, no. Pero dapat kung tinira niya dito si Balasubas, I think sa rhyme na iba. Nakialam pa eh, no. Hindi kasi napakinggan ko na si Balasubas, nakita ko kung anong kaya niya nang nag alam niyo naman. Yung walang respeto, di ba? Halimaw ang boses, biglang ni speed rap. O, di ba? So, doon. 16 bars. All right, tuloy-tuloy tayo yung counting. Yun lang ang aking ano dito, real talk dito. So, tuloy tayo. Issue kay Supremo, balikan lang natin saglit. Daming galit, dinis ko daw kahit di ako nabanggit. Tanong ko lang si Luni ba may pangalan bang nasambit. Isang kampo sa isang verse, panesiyo ng masakit. Uy, dalawang pangalan na banggit dito, guys. Si Supremo, alam naman natin, Krusada, no? Tsaka nire-respeto yun. Si Luni, ayan. Parang issue rin to eh. Matindi tong this, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima, Supremo, Salbakuta, Balasubas, Supremo. Malalakas. Kaya matindi to. Yung binitawan ni Ace Pipe dito, no? Real talk ko lang saglit, no? Nabanggit kasi si Luni. Alam naman natin na dikit sila ni Luni, di ba? Alam na marami yan. Or hindi naman dikit, or idol niya ata si Luni. Dahil siyempre si Luni sa multi, talagang ang dami ng expedition yun. Kumbaga, pinalawak na niya yung ano. Dito kahit naman ano, meron ditong real talk na sinasabing pag tinira mo ang idol ko, pwede akong mag-react. Parang ganun, yung in real life, no. Pero kung alam mo naman na ay kaya na niya 'yan. Yung ganun, 'yung makikialam. O, di ba? Ang alam ko dito sa anong to, sa issue na to, no. Diba dinis si Luni. Kami ding nag-react na mga manonood, mga fans din, na hindi daw nag-rebat si Luni, 'di ba? So totoo naman, wala naman tayo na rin na this na kanta ni ano no, ni Luni, no. Pero kung titingnan nyo, kung ibabalik nyo pala yung interview kay Luni about Salbakuta. Yung interview na yung guys, pag binasa nyo or inisip nyo mabuti yung mga sinasabi niya, is parang yun na ang rebat, parang yun na ang diss niya.
Diba? Matalino, matalino doon niya dinaan, hindi na sa ano. Pero in a way, siguro dahil doon niya dinaan, ayaw niya yung sa ito ay akin lang ha, yung pagkaka ano ko lang, pagkakatanto ko lang, no. Parang ayaw niya na i-diss sa kanta dahil syempre magiging walang respeto siya. Oh, 'di ba? Or ganun yung nasa isip ko lang ha. Ewan ko lang kung napananaw niyo 'yun na. Pero panoorin niyo yung kanyang interview. Ang haba-haba nun, tsaka yung mga sinasabi niya, pang disback. Maniwala kayo sa akin. Yun ang, mahirap paniwalaan, pero yun ang nakita ko. Pag panoodin nyo yun ng buo, makikita nyo na parang disback to, kasi puro pak-pak, tumatama rin sa ano, yung sinasabi niya, di ba? So, yun niya. Kaya, kahit ano naman, sa sarili to, kahit anong, kahit balik-balik na rin pa natin itong YouTube guys, mga karilto, ang isang rapper na nakilala, may pangalan, kilala, yan ay nagmamahal sa musikang hip-hop at may respeto. So, naniniwala ako na si Looney may respeto yan. Maniwala kayo sa akin kahit ganun ang attitude niya. So, yun ang real talk doon. O, di ba? Dinaan na lang niya siguro sa interview na talino, no? Para makita ko sino mga parang ding mga magpapakalunod. Okay, tuloy tayo. Mahaba na yung sinasabi ko. Malayo na dun sa ano. Pero yun niya, nabanggit lang. So, tuloy lang tayo. Tapos si Seth Rosito, animoy nagpabibo. Nakipagpati raw ako, kaya kuma parang di ko maalala kung meron lapag yung ebidensya dito. Sa pasyo lang tumalap hangin galing sa abaniko. Ayan, oh. Yung mga lirika, okay yung mga lirika kasi magaling talaga siyang mga words, di ba? Ito, dito makikita ko, meron siyang respeto kay Cruzito. Bakit? Kasi si Sir Cruzito, di ba? Real talk yan, ha? Mm. Tapos, syempre ito, ano rin ito eh, krusada. Medyo issue na rin na naman, issue ulit ito, di ba? Nakipagbate, wala naman tayong hindi naman natin alam kung anong katotohanan dyan, sila lang ang nakakaalam. Pero in fairness talaga, yung ano ni AC Pipes, okay din, magaling din yung ano niya, yung pag-ano niya kasi ilan na yung tinitira niya eh, di ba? So, kaya guys, wag natin tingnan doon, kaya kahit marami siyang tinitira dito sa kantang to, tingnan din natin, wag natin kakalimutan yung skills niya at saka yung sa pagsusulat at yung bara niya, di ba? So tuloy lang tayo. Ang dami. 24, ilan na nasasabi yung pangalan? Etso. Pasok, ramdam na ramdam nyo yung sulat ko. Parang mambabato. Pag walang pumapalag, sasabihang mga takot ko. Puro issue lang, hindi nyo ko kayang mapatao. Ayan, nagiging issue na naman nga talaga to. Yung mambabatok, alam nyo naman yun eh. Dalawa, double meaning. Mambabatok, mambabatok. O yung magtatato na nagtatatak. O, diba? At yung hindi kayang patauben. Ano sa tingin nyo, mga ka-real talk? Tuloy natin to. Kasi ang alam ko kasi parang naririnig ko ha, tsaka yung mga nababasa ko, si Ace Pipe ay bigla na lang mga parang nandis, kaya nga may nasasabi siyang sawsaw, 'di ba? So hindi natin malaman kung talagang anong dahilan. 'Di ba? Kung pinagtanggol niya lang si Looney, may point. Kung pinagtanggol niya si Looney, dahil kahit naman sino pwede magtanggol eh. So tuloy natin. Bisyanong gusto rin makapasok ng Mega Mall. Eh di ba si Kenneth yun? Preset ang estafador. Palit pangalan matapos ang pasin ng emperador. Oh yan. Issue na naman. Si Mr. Sinister, alam ko meron nag-request na sa akin ng isang kanta niya eh, na i-react ko eh. Pero hindi ko pa ata nagagawa. Hindi ko pa siya nagagawa. So hindi ako wala akong masyadong alam kay Mr. Sinister, no? Pero yung ano, yung pagpasok ng ano, may Apple pa na probinsyano gusto makapasok ng Dunggalo. Siguro yun yung ng Dunggalo ng Mega Mall. Eh baka yun yung Dunggalo. Gusto pumasok. Issue din to. Tsaka yung paghampas ng emperador. Issue din.
So hindi ko rin alam kung totoo yan. Hindi natin masasabi kung totoo. O, diba? Kaya tuloy tayo. Yan lang. Di ba galing kayo sa status sa FB? O eto ngayon lamon kayong lahat na FT. Mas may tama pa yata isang kahon na MP. Mananabas patay gutom sa sagot ng XP. Woo! Lakas ni Ace Pipe. Ang dami tinitira. Si Mananabas. Ayan. Yung FT ata, yun na yan eh. Food trip. Ayan. Parang pinood trip niya lang lahat sa FB. Sa mga status ng sa FB. Pero si Mananabas. Okay, balik natin kay Mananabas, no? Ang Mananabas patay gutom sa sagot ng XB. Alright. Okay. Wala rin ako masasabi dito. Si Mananabas, dalawang beses ko na ata siyang isang beses. Meron din akong inano sa kanya, yung Bastusan 2. Ayan, kay Mananabas yan eh. Nareact ko na rin yan. Magaling din to. Ibang level din to si Mananabas, kung maririnig nyo. Kaya hindi wag tayong titingin kung ano yung sinasabi ko nga dun sa ano, sa nireact ko nung isang araw, no, kila Easy Meal, kay H-Bomb. Sabi nga ni H-Bomb, wag tayong magbulag-bulagan, di ba? Ako hindi ako magbubulag-bulagan kasi alam ko talaga magaling si Mananabas. So tuloy natin. Matindi si Ace Pipe. So tuloy. Papositi wakal, ang galing magmagaling. Di raw kailangan mag-multi wordplay, parang naaaneng. Ikaw na ang iyong delivery boy, walang dating. Feeling malaking isda ang puta, naknampating. galing din talaga. Natutuwa ako sa mga lirika ni Ace Pipe. Tiwakal, my God. Crazy G. Ito isa sa mga idol ko to. Ito parang tinitingnan kong Puch Junior. Talagang halimaw to sa mikropono. Okay, tinira niya si idol. Lahat naman ng mga ano niya, halos idol ko rin lahat eh. So okay lang naman. Dami tinitira, grabe. pero laban niya to eh. Siyempre, makikinig lang ako. Laban ni AC5 to eh, ni Ace Pipe. Kaya hindi ako pwedeng makisaw-saw. Laban niya yan. Dito lang tayo. Makinig lang tayo. Actually, 40 bars na nagagawa. Narinig natin ang Salbakuta, Balasubas, Krusada, Mr. Sinister, Mananabas, at Tiwakal. Demet, ang dami. meron pang 60 bars. Diyos ko. Ano pa kaya mga laman nito? Pero sige, tuloy natin. Tuloy-tuloy lang. Let's go. Kayo lang naman sa nangyaring inkwentro na una. Tapos pag may pumalag, wala raw respeto kay kuya. Sabihin real to kahit na invento. Ang puta pang palalito ng hukay nyo diretso sa lupa. Tapos pag may pumalag, wala raw respeto kay kuya. Pag pumalag. Okay, pag pumalag. Depende siguro sa pagpalag. Meron naman bagay na mahini na pagpalag. At meron talagang kumbaga eh, ano ba masasabi natin doon sa yung talagang yung papalag ka ng sablay, yun siguro pwede kang mawalang respeto. Pero kung pumapalag ka ng nasa tama, nire-respeto ka siguro. Yun ang pananaw ko, yun ang real talk ko, guys, ha? So tuloy natin. Pasok na pasok sa loob kapag nag-verse ako. Kumalsin dami ng palahibong tataas sa'yo. Baon na baon, patlita na nag-adjust pa to. Gumulo lang naman eksena bro nung lumabas kayo. Hoy! Yun, lumabas sila. Alright. I think wala akong masabi din dyan eh. Kung hindi naman sila nawala eh. Kung pagkakano ko eh, di ba? Alright, tuloy natin. Maraming maka-real talk to. Pero puro halos ano, mga binibitawan ni ano, isang rhyme, isang beat. So multi lang. Ang beat naman nag-iiba-iba lang. Puro multi. Tuloy natin. Ikaw naman na kuma, gangster pag umas pa. Di lang kita pinansin, nagpiling panalo ka na. Sa kakatira sa akin, halos nakatatlong kanta. Hindi mo nga ako nagalaw, puta, ba't may tattoo ka pa? Ayan, narinig rin yan eh, yung kaya kuma. Parang sinabi niyang gagalaw, yung parang gagalawin, tapos pabuburo niya yung tattoo niya. Ayan. Yan na naman! Issue lang ulit. So, tuloy tayo. Yung GKE
para yung rapper na kampaw. Kung sino-sino tinitira, legit na sausaw. Biraw ako, nag-dismak ang pangalan, sayang daw. Kaya ngayon, nagpapapansin na kay Brian Lau. Isama na... Ay, damn it! GB Ibarra, dalawang beses ko to sa ano... Dalawang beses ko tong ni Real Talk Reaction. Magaling to, guys. Si sabi niya ano, rapper na ampaw. My God. Damn. Guys, magaling to si ano, sa speed rap pa lang. Oo, maangas, malakas to, men. Ano nangyayari kay Ace Pipe? Pero siguro kung nilabanan ni Ace Pipe dito ng mabilisan dito sa bara para kay ano, kay JB Ibarra. Eh baka mag JB pala ako, JB. JK. Ayan. 'Di ba? Baka maiba, pero tuloy natin, sige, pakinggan pa natin. Ilan na? 57 bars ang haba nito, ah. Tuloy. Narin natin dito si Carling Bordado. Ang angas pang grade 1 naman rhyming nung gago. Di ba dinigis mo dati laging dunggalo? Ginagawa mo lang mga praning yung tao. Ang lakas ng loob sumagot sa... Ayan, Carding Bordado. Ba, dami na. My God. Issue rin. Puro issue. Pero normal naman sa tao, guys, yun, no? Diba, na... Ang ano dito ay parang ano eh, yung sabi niya ay parang balingbing o ang dating dito, diba? Idinidis nila niya ang dunggalo dati. Diba? Tapos biglang nag-ibibang ang hihip. Naging kakampi ng dunggalo. So... sa real life, kung i-real talk natin yan, marami yan, marami. Meron niya akong kilala, kadami-daming sinasabi dun sa isang tao, pero in the end, magkumpare sila. Ang masasabi ko lang, no, parang ano, parang ang tao, hanggat hindi mo nakikilala at nakakasama, eh, huwag mo na nang husgahan, di ba? Yun ang real talk. Pag nakasama mo na at nakakilala mo na, saka mo na lang husgahan na ganun pala yung tao. Kita mo, hinuhusgahan niya, hindi pa naman niya nakakasama. Eh, naging magkumpare sila nung kakilala ko. O, di, real talk siya. O, di ba? So, tuloy natin. Kantakalmado, akala mo talaga may tira, antarantado. Wala pa rin kinang kahit pasikat na masyado. Bagay ka rin naman dyan, total mukha ka namang aso. Meron ka isa-isang babae sa akin ng dis. Di ko nababanggitin na putang hiling mabangis. Pero tingin ko ay sanay ka naman na matira. Miss mukha ka nahahate pagsapit ng alas sa is. Pati babae, grabe. Bakit? Ikaw naman, tol, Ace Pipes. Bait mo naman sinama yung babae. Diba? Sana, ano mo na lang, kumbaga, pinalampas mo na lang, babae yun eh. Diba? Mga babae, hindi sinasaktan. Minamahal yan. Diba? Let's go tayo. Ang daming nagsasabing sagutin ko si Marquis. Nagmutin lang ng pilit, sasabihan pa akong panis. Nangangatay sa tira ko, ang aso may galis. Tumerektan at lahat, hindi man lang nakadaplis. Puro paninira na lang ang pinagtuunan. Hindi raw ako malupit, pero ba't pinagtulungan? Sa dami ng pinagtulungan? Alam mo, maraming nga nandis Ace Pipe. Maraming nga nagdis dyan, marami, oo. Pero hindi ko masasabi kung pinagtulungan, ah. Tuloy lang natin. Nulat ko na para di naubusan ng karet kong may dugo. Pangalan nyo pinagugutan. Binanggit-banggit nyo ba ako sa copy party nyo? Tapos di nyo masagot-sagot kapeng barako ko. Akala ko ba pag di na sumagot ay talo pro? Sa di labas ko mga dis, matagal ng panalo to. Copy party. Alam mo, inireact ko yung copy party 2. Tata. Magaling din. Copy party ba yung 2 o ano? Basta may in-react na ako dyan na yun, yung copy party. Ah, hindi pala nabalikan. Pero may nagsasabi naman na may isang bumalik ata. Baka hindi lang na, hindi ko rin alam eh. So, tuloy natin. Kaso ganyan kayo, napakaraming dahilan. Mga nakaraan gusto palaging balikan. Handa kong tapatan, bigay nyo kahit pa ilan. Pero pakiusap lang naman, please pakigalingan. Bawas-bawas sa inyo yung... Lakas. Ang lakas ni ano dito talaga. Tuloy natin. Rancho ng basting pikon, halos wala nang leeg. Hirap na kapag lilingon. Nagbistulan lang siya sibon. Kakaparamdam kay ilong. Galit sa gumagaya pero nagpapakaplay si Bon. Alright. Ano naman si Basti. Agoy. Isa rin tong favorite rapper ko si Basti. Magaling ang English niya. Talagang pag narinig mo yung English niya mag-rap, parang kakaibang planeta.
Yo, I mean, parang Amerikanong solid. Tapos nagtatagalog, tapos speed rap. So, eto medyo may konting ano to, may konting jab to kasi personal yung tinira kay ano eh, kay Basti yung tungkol sa leg, oh, di ba? Hirap nang lumingon parang ganun. So, may konting ano to, may konting lakas to. Real, personal. So, tuloy natin. Ang bato nyo sa isa inyo tumalbog. Puro banta na lang dibib ko, di malaman kumabog. At tira nyo bale, wala daig pa yung baog. Mas matino pa ang pag-iisip sa inyo nung hambog. Nung hambog. Isa lang ang kilala kong hambog. Baka ito si ano, si hambog ng Sab Pro. Ayan. Tama, tahimik yun eh. Tahimik yun ngayon eh. Pero may mga ano rin naman. Kaya sa tingin ko lang, wag nyo lang din gagalitin ang SAG Pro at baka lumabas yung pagkahambog nun. O, di ba? Totoo yun, ha? So, tuloy natin. Di ko mapipigilan puta kahit diktikin. Di ba rap game lang, wag nyo masyadong dipdipin. Di ko na nilaliman para wala ganong isipin. Ginaanang ko lang yung sulat, di pangako diniin. Rap game lang to guys, tama naman. May point ka dito. Rap game lang. Huwag nating ano yun, dibdibin. Napanatan nyo parang nananaginip. Tagahangan yung bobo sa lyrics, nakakabwisit. Invento nyong pinatakot nyo ko, huwag nyong ipilit. Kung gusto nyo ko mauga, patira nyo kay ayun, naputol guys. Sino yung anong yun? Papauga kanino? Teka nga. Tingnan ko nga ang ano nito. Naputol talaga oh. Shit, hindi makita. Paano ba makikita to? Tignan ko nga yung mga komento. Ay, hindi ko makita. Sixth threat. Oh, yun sa komento. Mga nagsasabi, si sixth threat ang ano, ang huli niyang sinasabi. Wow. O ba, si sixth threat, ano rin yun? Kakaiba rin yung magsulat. Kaya, abangan na lang natin kung uugain siya ni sixth threat, no? Maraming comment, puro sixth threat ang sinasabi. Siguro inaano doon dahil doon sa sinulat niya. So, ayan guys, atin napakinggan na ang ating ano, ang ito, mainit, mainit 'to guys. Masasabi ko talaga ang real talk dito guys, ano. Real talk natin ha. Thumbs up muna, thumbs up kay AC5 sa lakas ng loob nito dito sa kantang 'to, no. Magaling din ang lakas ng multi, malakas talaga yung lakas din ng mga tinira. 'Di ba? Tapos ang real talk dito, sigurado ko handa rin to sa disback. Hindi to basta-basta titira ng ganyang ganyan lahat ni lahat na niya eh. Halos ni lahat niya eh, 'di ba? At alam natin na hindi niya gagawin to kung hindi niya kaya, kung hindi siya handa sa mangyayari. Kasi sigurado uulanin to ng dis. Yan ang mangyayari diyan. Kaya kahit yung iba baka i-dis din siya kahit hindi nakasali dito. Pero bilib ako dahil lakas ang loob niya na gawin to, no? Dalawa lang yan eh, dalawang pag-iisipan nyo. Either na bibilib kayo or either na maiinis kayo o magagalit kayo. Dalawa lang yan. So pwede mong kabiliban yung ginawa niya dito dahil ang lakas ng loob, tinira lahat. Pwede rin kayo mainis, nasabihin nyo ang kapal na naman to, pinagtitira lahat, ay sino ka ba? Ayan, di ba? Pero syempre laban niya to, guys. Oh, 'di ba? Hindi ako sasawsaw dito, hindi ako makikisali dito pag ganito ang mga titirahin, 'di ba? So, 'yun ang real talk diyan. Ito pa ang hindi na ang real talk din dito, guys. Hindi natin alam kung anong nasa likod nitong kantang 'to. Bakit niya tinira lahat? 'Yun ang real talk doon eh. Kung ano sa tingin niyo? Ano sa tingin nyo mga ka-real talk, ano ang pwede nyo kayo kung kayo ang magbibigay ng ano dito sa kanta na to? Ang daming meaning kasi. Ako, sa akin, no, ang daming meaning. Ang daming ibig sabihin ng meaning na to. Unang-una, pwede sa kantang to, merong nasa likod. Diba? Pangalwa, kung talagang sa kanya to, ay malakas siya para tirahin niya lahat. O, diba? Pangatlo, pwede rin siyang inatasan na gawin to. 'Di ba? Yung parang ang dating ay starter ka. O, 'di ba? Hindi, para kasi meron akong pwedeng isaglit na ikwento sa inyo, no. Nung kabataan ko,
medyo piliuhin ako eh. Sa mga tropa, ako yung starter. Ibig sabihin yung starter, ako yung unang sasapak, sila ang bahala. Yung ganun, eh, para magkagulo ang anong nun. Tapos sila nang babanat. So, ganun. Ganun yung dating. Pero yun nga, nung ma-realize ko siya, nung medyo nagkaedad na ako, sabi ko, parang mali ata ako ah. O, diba? Parang yung napaka malaking mali yun. Kasi bakit? Unang-una, pag nagkagipitan, sino ang unang anuhin? Yung unang nanapak. Ako yun. Pangalwa, ang tanong, hanggang saan ka tutulungan ng mga tropa mo? Diba? Sa gipitan. Doon sa mga ganun bagay, marami akong natutunan doon. Kaya, sabi ko, grabe pala. Diba? Ako yung starter, tapos ako yung mapapasama sa ako yung iinaano niya, ako yung iaano, mapapasama ako sa iba. Ako pa ang huli kung magkakaanuhan, 'di ba? Pero balik tayo sa ano. Ikinuwento ko na lang 'yan saglit, 'no. Ito. Ang tingin ko rin dito, opinion ko 'to, ha. At saka rilto ko 'to. Ang tingin ko dito, parang desperado. Parang desperado na lahat binangga. Hindi natin na talaga tinitira na minsan, hindi natin alam kung minsan kasi may tinitira tayo, hindi natin alam kung kaya ba natin, 'di ba? Kasi sa real life, hindi lahat ng tao kaya nating banggain. Si Superman ka na lang noon pag binangga mo lahat. At ito yung sinasabi, panglima, ito yung sinasabi ko na ito yung pwedeng sabihin natin na pwedeng patapo na ang buhay. Sa real talk, bahala na si Batman. O, di ba? Yun ang aking pananaw. Yun, kung ilalagay mo sa real life, no? Yun yung parang susugo ng lalabanan lahat. Baka nga ultimo tatay, hamungin. Yung para nasa isang inuman na marami kayo, tapos nagkagulo, hinamong mo lahat kasama tatay mo. Real talk lang. Yung parang ganun ang dating. Parang ganun ang dating sa akin, no? Okay, tuloy natin. Ito pa, bago tayo magtapos, no? Isingit ko lang to. Balasubas, Manadabas, GK Ibarra, Basti. Puro. Pag nag-speed drop to. Shit. Parang yung ang ano ko lang dito, ano? Siguro pag multi, malakas talaga si Ace Pipe. Pero pag ito, katulad nito, yung sinabi kong pangalan, ay baka lamunin siyang ang lamunin siya nito sa mga speed drop tsaka sa ibang angle, 'di ba? Tsaka sa mga reel to, kasi kung titingnan niyo yung kanta, guys, ha, hindi ko inaano si Ace Pipe, titingnan niyo yung kanta, guys, hindi nagbago ang flow. Puro ganun lang. Pero kung puro ganun lang ang ititira mo sa mga iba, na alam mong itong mga to may ibang kakayanan, ay parang hindi yung laban nun, parang ilagay natin sa sandata, no, sa baril. Ang baril niya, 45. Sabi natin 45 ang baril niya, no, ni Ace Pipe. Tapos yung lalabanan niya, pwedeng marunong sa 45, may Armalite, magaling, may marunong sa Uzi, marunong sa mga shotgun, yung mga ganon. Tapos maglalaban ka, may pagbaril lang ka. Ngayon, binaril mo. Pag binaril mo ng 45 at tumama, tinamaan mo kagad, panalo ka. Ay, pero kung binaril ka ng halimbawa AK-45 or 47, dadadadadadadad, diba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Sana na-gets nyo. Kung para mas madali, ito, mas madali. Parang pag iaano natin sa mga asawa natin, sa mga misis natin, no? Yung mga misis natin, magmumulti. Mumulti siya. Puro multi ang dali. Puro issue na mabababaw, malalalim, na ano. Pero, pag ni-real talk mo naman ng speed drop, ayun, tahimik na. Di ba? Oh, yun. Babanatan ka ng multi ng misis mo. Ulitin natin. Babanatan ka ng multi ng misis mo. Yan ka na naman, ikaw na naman, ganyan ka na naman. Muwi ka na naman ng ganito. Lasing ka na naman. Hindi ka na naman naglinis, hindi ka na naman Oh, 'di ba? Pero pag dinali mo ng real talk ng speed rap mo. La 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 la. Eh, di tahimik ang ating mga misis, 'di ba? Alright, joke lang po 'yon. Pero 'yun ay pwedeng sa real talk, makatatawa na, 'di ba?
Yun. Kaya nga sana, itong last word ko, no? Sana, kaya nating panindigan to at alam nating kaya nating banggain yung babanggain natin. Kasi sa real life, hindi lahat ng tao kaya nating banggain. Tumatatak pa rin sa atin yung respeto at pagmamahal. Siyempre, halimbawa, mataas na tao, o kahit tatay mo, lagay na lang natin sa tatay mo, gusto mo nating banggain, hindi natin kaya eh. Kasi may respeto tayo eh. Mahal natin eh, o diba? Yun lang yun. Kung gets nyo. So, yun guys. Mahaba na to. Sana may naintindihan kayo sa aking real talk. In a way naman, clap tayo dito sa kantang to dahil maganda naman yung kanyang inano. Hindi naman masama. No? So, marami lang talaga siyang tinira. Talagang yun lang. At sana hindi ito patibong. utakal lang din yan eh. So yun nga guys, ito po ulit si Kuya Baet. Sana sa susunod yung reaction andyan pa rin kayo. At alam kong magkikita dito tayo sa apat na sulok ng kamerang ito. And syempre, ingat po sa lahat at God bless. Bye bye you.